So, what is up guys? Welcome back na naman sa another Motomina video. This is AJ. And today, mag-unbox tayo nito. Ito, yan o. KYT helmet na naman, syempre. Ang helmet na to is, ano, TT Course. KYT TT Course Flux Hamemasha. Size medium. Kasi ito, yan, papakita ko sa inyo sa tatlong video yung Big 3. Kasi yun yung pinakamainit ngayon. Kaya titignan natin kung ano nga ba ang mga features nila sa design, di ba? Ano nga ba ang pagkakaiba ganun? Kung bakit sila sikat na sikat, unang-una, syempre. Tapos, tignan natin kung ano ang impression ko sa helmet na to. So, simulan na natin. Pasok na ang intro. Let's go! Down, yeah. I've been feeling so. Well, guys, nakikita nyo, marami tayong stock dito. Yan, di ba? Tutok mo, yan, di ba? Iba't ibang mga KYT TT course yan. Pero ito, ngayon, ang unahin natin is ito, si KYT TT course Flux. Ay, hindi, di ko unahin to kasi yung nauna natin na i-video is ito. Yan. Ito. Si Arbolino, very famous Arbolino na sobrang hirap kunin. So ito, si Flux, i-unbox natin. Ano nga bang laman na ito? Aha, yan. Swabing-swabe, di ba? So pagkabukas nyo ng box, unang-una, syempre, you will be greeted with the helmet bag itself, kulay black, tapos meron tayong red na red accents dito. Tapos yung booklets, yan. Booklet and yung stickers. So ilabas na natin. Okay, ganun lang. So ito na yun, tignan natin ha. Silip-silipin natin yung loob, tapos mamaya mag-deep dive tayo and closer look tayo dun sa Flux mismo. Ito yung bag, syempre. Panoorin niyo yung review ko kung gusto niyo nang meron tayong detailed review ng helmet na to, lahat ng features niya dito banda. Pindutin niyo yan. So yan. Remove yung styro na ano, bag. Okay, so yan. Ito na yung Flux natin. Unang-una sa lahat. Ang ganda niya. Di ba? Ang ganda niya. So ito, kukunin ko na yung camera para POV tayo and ayun na, thank you Miguel sa paghawak ng camera, no? Shoutout Biggie Moto. So nakita nyo, ganun lang kasimple ang unboxing natin. Siyempre, yun lang talaga yung laman ng box eh. Pero ito na nga, part 2 ng Big 3 natin. Ayun yung una nating na-record kahapon. Ay kanina, yan. Susunod natin yung Dalaporta next. So ito, unang-una sa lahat. Siyempre, pag-uusapan natin yung nasa harap. Which is yung vents, of course. Yan ha. Amoy balot pa yung bibig ko. Kumain kami ng balot. Ito. Yan. Siyempre, meron tayong vent dito sa harap. Like I said, yung sinabi ko kanina, meron kayong, pwede nyo panoorin yung review ko dito. Full detailed review ng KYT TT course. So, yan ano. Bang. Meron tayong intake dyan. Crown intake, siyempre. With the hexagon pattern sa loob. O, diba? Swabing-swabe yan. KYT branding na napakalupit dito sa taas. Tapos, dito naman sa likod, meron din tayong vents. Yan, vent. Kaya yung helmet na to, parang sinabi ko nung nakaraan, well-ventilated to. Sa lahat ng mga rider na naghahanap ng cool na helmet, ano, yung talagang hindi masyadong mainit, presko lang, eto na yun, magaan pa. Okay? So yan, sa taas. Ayan yung look niya sa taas, oh. Yan. Ang ganda rin. Pero ganun yung sa Arbolino. Feeling ko pag top view, parang mas trip yung Arbolino sa top view, no? Pero ito, sa likod niya, syempre, tuloy natin yung sa vents. Meron tayong dalawang vent. Ayan, hindi yata masyado makita. Basta merong vent dyan, dalawa. Tapos ito, itong vents na to. Yan, magkabilaan. Okay, so ayun yung vents natin. Tapos, dito naman sa harap niya mismo. Okay, so dito sa harap, makikita natin, syempre, same design lang. Ay, same, no? Same, ano lang to, same helmet design, helmet shape design. Yung mismong silhouette ng helmet niya sa lahat. Iba lang is yung mismong ano niya, print niya. Ito kasi, si Flux Masha is MotoGP rider, syempre. And napakasikat nung helmet na to, isa to sa Big 3 na sobrang hirap kunin. Kasi yun nga, napaka-rare nila. Tatlo to, yan. Yung tatlo na yan. Unang-una dito, meron tayong parang reds dito. Parang orange and red combination. Yan, meron parang stripes dyan.
Itong stripe na to, nagke-carry out. Itong stripe na to, yan, sorry. Itong mga stripe na to, red and orange, nagke-carry out palabas dun. Pang. Diba? Through all throughout the helmet, nagke-carry out yung design niyan. Pag ano, no? Yan, no? Yan, no? O, diba? Hanggang dito sa likod. So, dito sa likod, yung sarado. So, ito. Tingnan natin. Ito, dito sa harap, meron tayong blocks, syempre. Nagke-carry out ulit dito sa likod. Tapos, itong gray. May gray tayo. Maganda yung color combination. Yung color combination nila. Yung pagka-execute ng colors nila. Kasi, pag kayo, parang inisip ko. Pag ako, ha, pag inisip ko na meron tayong orange, yellow. Yan nga, meron tayong... Basta hindi siya, parang feeling ko hindi magmamatch. Pero nung nakita ko yung helmet mismo, talagang napakalupit kasi, ayan nga oh, ang hirap ng kunin sa sobrang lupit niya, di ba? Ayan, syempre may KYT branding dito. Ito, number 5 na merong mga streaks ulit. Yung mga streaks na ito, meron din dito, ah. Ayan. Ito, tapos mga dito. So, ayun, ang ganda niya. Then, dito sa likod, syempre may makikita tayong KYT branding, ICC sticker. Kakaiba na ICC na ito, yung ano na siya, hindi siya pabilog. Tapos medium size. Ang medium is 57 to 58 centimeters sa ulo. So yan. Tapos magaan lang siya. Ayan o. Tapos mayroong KYT na rubber stop. Parang rubber dito. Para kapag pinatong nyo, hindi nagagasgasan. So yan. Ito. Yung number niya, obvious naman. Number 5. Yan. Si number 5. Meron din siyang NFR. Pero wala kasi dito yung NFR niya. Pero meron ding NFR si Masha. So ito, sa features niya, parang yung sinabi ko noon, meron siyang ADT Advanced Thermoplastic. So napakatibay ng shell na to. Tested na to. Sa mga NFR, sa mga Vendetta, NFJ, yan. Ito yung ginagamit nila. 2 shell sizes. Ibig sabihin yan, from extra small to medium, isang shell size. What? Isang shell size na yan. Isang shell size na yan. Extra small to medium. Then moving on, large to double XL, ayan na yung susunod na shell size. Kaya maganda yung shape ng helmet na to at saka yung, alam nyo yun, yung size niya. Hindi kayo mukhang tipaklong pag ganun. Kasi syempre perfect na sizing, lalo na kapag nasa medium kayo. Kasi hindi ganun kalaki yung look ng helmet nyo. Parang saktong-sakto lang talaga. Tapos ito, syempre removable. Syempre ito, meron din siyang removable pads. Meaning yan, pwede nyong paliguan. Joke lang. Pwede nyong labhan. Hindi ko mabuksan ah. Wait. Ayan, sorry. So yun, syempre pwede nyong tanggalin to. Madali lang oh. Ayan oh. May mga buttons lang yan. Mga buttons lang yan. Tanggalin nyo. 3-piece lining to. Meron dalawang cheek pad and yung sa top area. Okay? Then, etong particular helmet na to, meron siyang double D. Mas maganda yung double D. Ayan, mas maganda yung double D kasi syempre safety talaga. Safety precaution. Safety talaga yung dinideliver ng double D. Then, sinabi dito na meron siyang UV protection sa visor, which is standard na sa lahat ng mga KYT halos. Oh, actually sa lahat na. Standard na yung UV protection para kahit sobrang maaraw, di ba? Hindi kayo magkaka problem, skin problem. Then ito, meron siyang Envision anti-fog. Pwede nyong saksakan to ng ano, pin lock sa loob. Ayan o, nakasulat. Pin lock ready din siya. Then, anti-scratch. Siyempre, anti-scratch and shatterproof tong visor na to. Kaya maganda tong klaseng visor na to. Pero if you wish to change it, pwede nyong palitan ng smoke. Meron tayong iridium, meron tayong dark smoke. At iba-iba pang mga kulay na ito para yung ayon sa helmet mo, ayon sa riding style mo. Kung nagra-ride ka sa umaga, pwede kayong bumili ng ano, ng smoke, dark smoke, mga ganun, di ba? Tapos, ito, wind tunnel tested din siya. Ibig sabihin ng wind tunnel tested, di ko nasabi nung last. Ito, yung sa tunog niya, sa sound niya, hindi magiging masyadong maingay. Tapos, yun nga, yung sa hangin din, parang yung pressure ng hangin sa ulo ng rider, lahat yun parang inaral talaga nila, syempre. Kaya, sa presyong 3,800, sulit na rin to. And lastly, ito, isa sa favorite features ko is yung wearable glasses. Ako kasi nagga-glasses ako eh, napansin nyo naman sa lahat ng video ko, di ba? Tinetest natin yan. And ito, makikita nyo na meron siyang wearable glasses. Ayan o. Ayan, may wearable glasses technology siya. Para sa mga tao na katulad ko, nagga-glasses pag nagra-ride or naka-shades, kapag masyadong maliwanag o maaraw, di ba?
ayaw i-turn down ni Lord yung brightness. Yung brightness ng mundo. Joke lang. So yun, kung ayaw niyang ano, kung sobrang liwanag, pwede kayong mag-shades. All in all, magandang package na to, magandang package sa 3,800. And isa pa sa mga favorite features ko nito is Starline. Ano ba ang Starline? Ito, particular na Starline is, ang Starline kasi, dine-design yan, parang designer yan, ganyan. Meron mga ibang mga helmet na KYT na walang Starline, meron din yung iba na merong Starline. Kaya feeling ko, ito walang Starline to. Ito meron to eh. Itong Arbolino, itong Black Orange, wala. Rata Park, iba yung nag-design ata. Tapos ito meron to. So yan, loaded with features na rin. Tapos yung second gen kasi na labas na ito, yung second na labas nila, meron ng ganito. Meron na siyang buttons, clear buttons. Pero noon, walang buttons yan. Yan. Kaya yung sa review ko, yung detailed review ko, walang ganito. Pero ngayon, meron na. So yan yung look nyo. Then yung sa second pala, hindi na perforated yung mga leather niya. Yung dati kasi parang NFR na butas-butas yung ganito. Okay? Ipakita natin yung NFR kung ano yung itsura kapag yung butas-butas na ganon. Ito ulit si Savvy Forest. Yan, ganyan. Meron siyang perforated leather dito sa baba. Di ko alam kung ano yung difference nila. Wala naman atang difference. Siguro mas ano lang, mas madali lang matuyo or onting coolness lang. Pero wala, di ko talaga na-feel. Di ko rin na-feel. Tapos so ayun guys, yung overall look ng helmet na to. Kung gusto nyo panoorin yung ano previous video natin, ayun nga, yung previous video natin is si Arbolino again. Tapos isusunod natin si De La Porta. Yan. So napakaswabe ng helmet na to. Oh ha? Ewan ko, feeling ko sa tatlo, kung ako yung tinanong, lahat naman sila maganda. Preference talaga, depende sa bike. Si, eto nga si Miguel, si Migimoto. Hello. Oh, subscribe kayo sa channel niya. Yan. Si Migimoto kasi, yan, tinatanong niya sa akin kung ano yung pinakamaganda. Pero ang nirecommend ko sa kanya ito, kasi yung bike niya, yung CB400 na pula. Ayun, talagang babagay sa kanya to. Parang ang playful ng color, ang sporty. Tapos, ano siya, sobrang gaan niya. Talagang napaka-swabe rin. Bagay na bagay din sa parang personality ng bike, tsaka sa kanya. Kaya ito talaga nirecommend ko compared sa ano ibang mga TT cars. Pwede na rin tong ano Radiance. O nga pala, kung gusto nyong i-focus natin next video itong Radiance, pwede. Comment lang kayo dyan. So yan na guys. Ang KYT TT cars Flux, Masha Flux. Ito nga pala yung code niya, no? Ito yung nakasulat sa box. Yan, ito. Ayan yung nakasulat sa box. Size medium. Sobrang bilis lang nga pala yun. DOT rin pala. DOT siya. DOT, siyempre. Ito nga pala yung ano, kapag gusto nyong mag-order nito. As of now, wala na tong TT cars dito sa MotoKeyas. Pero sa next restock namin, magiging updated na lang kayo dun sa Facebook page. Nakalink siya sa description down below. Tapos, siyempre, ipopost ko dun sa mga groups ng KYT. Kaya, siyempre, makikita nyo yun. Akyat na lang kayo dito sa Baguio para maka-avail kayo ng mga big three. Di ba? Wala namang ano yung walang limit. Kaya yun, pwedeng pwede kayo mag-order. So yun guys, ayun lang. This will be it for this video. Napakasimpleng video lang, di ba? Yan, pinakita ko lang itong KYT Flux. Sa previous video natin, again, ito, De La Porta. Tapos kung gusto nyong manood ng detailed, full detailed review ng KYT TT Cars, panoorin nyo dun sa dito. Wait, dito banda. Sa right. Basta right hand corner kung saan man banda yun. Sa right hand corner, ilalabas ko. Yan, dito ata. Yan. Ilalabas ko yung link para panoorin nyo kung ano sa tingin ko. Kung ano yung thoughts ko about this helmet na yan. Sa lahat ng features niya. So yun lang guys, that will be it again. Goodbye. If you haven't yet, please like, comment, share, and subscribe sa Motomila. Yan, thank you sa mga sumusuporta sa atin dyan. Malapit na tayong mag 100k, sorry. So yun lang guys. And shoutout nga pala kay Migimoto, yan. And, ayaw pala, pahabol. Eto, nakikita nyo tong motul na to. Yan, giveaway lang namin to. Gini-giveaway lang namin to kapag nag-order kayo dito.
Tapos itong cup na to, giveaway lang din sa mga walk-in. Yan. O, di ba marami tayong mga ganyan? Yan. So, yun lang guys. Goodbye! Drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I try